araw mga kaibigan, okay? Ang pag-uusapan natin ay driving tips, alright? Narito tayo ngayon sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Tuturuan ko tayo kung paano umatras, okay? Una-una, titingin ka sa magkabila ang salamin, okay? Kaliwat kanan in other words. Titingin ka sa rear mirror mo sa pinakagitna. Kung free ka na, pwede ka nang mag-reverse, alright? So ngayon, dahil free na tayo, wala nang sasakyan both sides, tsaka sa ating likod, naka-reverse na tayo ngayon. Unti-unti, dahan-dahan bitaw sa clutch, dahan-dahan bitaw sa preno. Kasi pag binigla natin ang pag-alis sa ating paa ng preno, may tendency kasi na mamamatayan tayo. Okay, so dahan-dahan lang siya. There you go mga kaibigan, dahan-dahan kasi nga nasa Killer Highway tayo ng Metro Manila. Okay? So ngayon, magi-gear 1 naman tayo mga kaibigan. So sa pag-gear 1, tanggal ang clutch at saka tanggal ang brake. Tatanggalin na rin natin yung ating hazard. Ngayon magdagas na tayo mga kaibigan. Okay? Since wala namang sasakyan sa ating harap, magdagas na tayo. Okay? So nasa motor lane tayo ngayon mga kaibigan dito sa Commonwealth Avenue. Natural, aalis tayo dito kasi bawal dito ang sasakyan. Okay? Bawal ang 4 wheels sa motor lane. So ngayon nakaalis na tayo sa motor lane mga kaibigan. Since okay naman yung ating harap, pwede na tayong mag-gear 3. Kasi para hindi hirap yung ating makina. Kaya naka-gear 3 na tayo ngayon mga kaibigan. Alright? So ngayon, dahil may mga sasakyan sa harap natin, naka-gear 3 pa rin tayo. Dahil ngayon, umaandar na sila, pwede na tayo mag-gear 4. Okay? So ngayon mga kaibigan, nasa gear 4 na tayo. Alright? Pipreno tayo mga kaibigan kasi merong fortuna sa ating harap. Alright? So ngayon, naka-gear 4 pa rin tayo, hindi tayo namamatayan. Kasi nga, dahan-dahan lang yung ating takbo. Okay? So since free na naman tayo, pwede tayong lumipat sa ating kaliwa. But before that mga kaibigan, bago ka lumipat sa iyong kaliwa, tingin ka muna syempre, you should have to look to the kaliwa mirror na meron ka. Kasi kung hindi pa free, kung may sasakyan, bawal kang pumunta sa kaliwa. Dahil syempre, alam mo na, magpapanggaan kayo. Okay? Alright. So now, we are now approaching Soswarigi. Soswarigi here in Quezon City. Okay? So naka-gear 4 pa rin tayo mga kaibigan kahit na magkakadikit yung mga sasakyan. Kasi importante yun para yung ating makina ay hindi naman hirap. Alright? Tapos ngayon, dahan-dahan, gas. Kasi free na yung harap natin ulit. Dahan-dahan gas. Ayun. Remember mga kaibigan, a smart driver is always sabihin na a smart driver is a good driver. Okay? So yan, ngayon bibilisan natin ng konti kasi medyo free tayo. Alright? Medyo free yung kalsada, medyo akin yung kalsada. So, medyo bibilisan natin. Sa totoo lang, kung lahat ng driver sa buong mundo ay disiplinado, ay mapagbigay, ay nagbabaon ng pasensya, of course, wala tayong magiging road accident. Okay? Kasi importante yan. Ngayon mga kaibigan, medyo mabilis tayo. Medyo nasa 80 kilometers per hour ang takbo natin kasi nga free yung ating harap, okay? So ngayon, dahil may sasakyan, aapak tayo ng dahan-dahan sa ating brake, okay? Huwag naman sa clutch kasi mapupulpod ka agad yung clutch natin. So free pa rin, magagas tayo. And of course, ito yung pinaka-importante, mga kaibigan. When you are about to U-turn, magsisinyas ka dapat nung pakaliwa ka, ibig sabihin pa U-turn ka. So mga kaibigan, nakabalik tayo ngayon sa gear 3. So nasa gear 2 na naman. What is the reason why? Kasi nga, malalapit na yung mga sasakyan sa atin. Malapit na sila. Pag hindi ka kasi nagbaba ng gear, pag hindi mo binaba yung gear, so mapapanggaan kayo. At ito, tandaan mo mga kaibigan, na pag nasa full stop ka, when we say full stop, yung talaga nakahinto, sobrang matraffic, always babalik ka sa gear 1. Ano ang reason bakit babalik sa gear 1 mga kaibigan? The reason why, para hindi ka mamatayan. So ngayon, bumitaw na naman ako sa aking clutch. Kasi clear na naman tayo. Naka-U-turn tayo mga kaibigan eh. We were able to U-turn eh. Yun. So ngayon, naka-gear 2 tayo. Nahi-free naman tayo kahit paano sa harap. Pwede na tayo mag-gear 3. Okay? Dahan-dahan bitaw ng clutch, gas. So dahan-dahan bitaw ng clutch, gas. By the way mga kaibigan, ang minamaneho natin ngayon ay manual car. Okay? Manual car. Mabilis lang mga kaibigan ang manual car. Karamihan kasi sa atin sinasabi na mahirap daw ang manual car. Pero hindi.
alam mo, pag ginusto mo, you can make it, eh. You can make it, eh. Ngayon, mga kaibigan, hindi ako umaapak sa clutch, hindi ako umaapak sa brake. Nakagas lang tayo na naka-gear 3. Pero ngayon, as I've said just a while ago, para hindi hirap yung ating makina, dapat naka-gear 4 tayo. So ngayon, naaapak ako ng clutch, dahan-dahan gear 4, tanggal sa paa yung clutch, kasi bawal magbabad. Take note, mga kaibigan, bawal magbabad yung paa mo sa clutch kasi mapupudpud yung clutch lining nyo. Okay? Sa Fortuner, mga kaibigan, ang pagpapalit ng clutch lining, pinakamababa ang 15,000. So guys, kung wala kayong 15,000, huwag nyo naman ibabad yung mga paa nyo sa clutch. Okay? Kasi, hindi lang ito driving tips. Alam nyo, tipid tips din ho ito. Alright? Mga kaibigan, please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Share, thank you. At abangan nyo, mga kaibigan, yung iba pa nating driving tips series. Alright? Maraming salamat.